Magsitayo na po ang lahat. Inang sakdalinis kami ay ihingi sa Diyos ama namin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, ngayong araw na ito ay ating ginugunita ang Mahal na Birheng Maria, ina ng sambayanan. Tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kaniyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinamit ng mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan ito ay makamit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sino ang may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya, "At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang iyaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat.
Kayo ng babae, laging mag-aaway. Binhimot binhiniay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan. At ang sakong niyay, ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin ay ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng tao do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Tinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Bireng Mariang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kaniyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinuhog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kaniyang bibig." Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kaniyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kaniyang ulo at nalagot ang kaniyang hininga.
Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kaniyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayon po ay ginugunita natin ang Mahal na Birheng Maria bilang ina ng simbahan o sambayanan. Ang panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ay natapos na sa pagdiriwang natin kahapon ng Pentecostes at sinisimulan na natin muli ang mahabang panahon ng karaniwang panahon. Subalit, alinsunod po sa utos ng ating Santo Papa Francisco, ang Lunes pagkatapos ng Pentecostes ay kailangang ipagdiwang bilang pag-alala sa Birheng Maria bilang ina ng simbahan o sambayanan. Ang Pentecostes po ay ang araw ng kapanganakan ng ating simbahan kung saan inaalala natin ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol na siyang naging hudyat ng misyon ng ating simbahan. Ito rin ang nagbigay kapangyarihan at nagpasigla sa mga apostol na ipangaral ang Ebanghelyo bilang isa, banal, katoliko at apostolikong simbahan. Ito ay isang buhay na palatandaan na ang misyon ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay hindi pa natatapos at magpapatuloy hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga ang magandang tanong sa araw na ito ay paano ba naiintindihan ng simbahan ang kaniyang sarili bilang simbahan? Paano nauunawaan ng simbahan ang kaniyang pagiging simbahan? Alam po ninyo, ang dati at ang luma nating pagkakaunawa sa simbahan ay tungkol lamang ito sa mga istruktura sa pisikal na anyo. Ang ganda ng altar, ang kisame, ang pulpito, at mga upuan. Dati, ayan ang pagkakaunawa natin basta pinag-usapan ang salitang simbahan. Gayunpaman,
sa pagbubukang liwayway ng Vatican II, mayroong tayong mas malinaw na pagkakaunawa kung ano at ano ang tungkol sa simbahan. Kaya naunawaan natin na ang simbahan ay hindi lamang istruktura, subalit ang simbahan ay ang komunidad ng mga taong sumasampalataya, nananalig at nagtitiwala sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Naniniwala at nagkakatipon kay Kristo, kasama ni Kristo at sa pamamagitan ni Kristo. Ngayong naunawaan natin kung ano ang simbahan, sinasalamin nito ang katangian ni Maria. Si Maria ay modelo ng pananampalataya sa pamamagitan ng kaniyang matibay na pananalig sa Diyos. Nakibahagi siya sa gawaing misyon ng ating Panginoon. Naging masunurin sa kalooban ng Diyos Ama upang maging ina ng ating manunubos, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Hindi siya nag-alinlangan sa plano ng Panginoong Diyos. Bagkus ibinigay ang kaniyang sarili, buong-buo, walang kulang, upang maganap ang gawaing pangkaligtasan ng Diyos Ama. Ikalawa, si Maria ay modelo din ng tunay na pagmamahal. Ang kaniyang paglingap at pag-aaruga sa ating Panginoong Hesukristo, walang kapantay at walang katulad. Ibinuhos niya ang kaniyang buong makakaya at hindi nagpabaya sa kaniyang tungkulin bilang isang mabuti at mapagmahal na ina. Siya ang naging kanlungan at proteksyon ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno nung siya ay isinilang sa mundo at sa kaniyang panahon ng pagkabata. Nakibahagi din ang ating mahal na Birhen sa pagpapakasakit ng kaniyang anak. Lagi ko ngang sinasabi sa mga tao na naroroon, noong ang ating Panginoon ay ipinapako sa krus, sino ang mas higit na sugatan? Walang iba kung hindi ang ina. Sapagkat ang ina ang nagluwal sa kaniyang anak. Kaya nung mga panahong ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno ay nagpapasan ng krus at ipinako sa krus, si Maria ang taong pinakasugatan. Masakit sa ina na makitang naghihirap ang kaniyang anak. Masakit sa ina na ang anak na kanyang inaruga ay unti-unting namamatay. Masakit sa ina na ang kanyang anak na pinurtektahan, sugatan at punong-puno ng mga dugo. Kaya naman, ang pagpapakasakit na ito ng mahal na ina ay isang magandang modelo ng tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi naglaon. Ito ay nagbunga at nagbigay ng tunay na tagumpay sa muling pagkabuhay ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito, ginugunita natin si Maria bilang ina ng ating simbahan, sapagkat si Kristo ang ulo ng ating simbahan at si Maria ang ina ng ating Panginoon. Magpasalamat po tayo sa Diyos
sa kaloob na biyaya ng mahal na Birheng Maria, ang ating espiritual na ina, ang ating tagapamagitan sa Diyos, ang ating ina, ang ina ng ating simbahan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria nang may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa ating bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan, naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magsikap, tayong mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariyang Birheng, ina ng sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen, minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkop. Sa krus inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakita niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariyang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan
sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o naleng minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria, who is simple and fair in loving God, you're the woman Mary is your name. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria, Ave to the eve of our redemption, Ave to the name of Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na June 1, 2023, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Binyagang Bayan 2023. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa Ground Floor Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Sister Shirley o si Miss Jocelyn, Records Staff ng parokya,
para sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay ay dumadalangin sa tulong ni Mariyang Ina at Birheng Mahal at mabuting balita ay maipalaganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.